Bukal. Ayan, napakagandang bukal. So tara kuya. Yan, palang morning sa inyong lahat, mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik ang inyong lingkod, Agent Joel, dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Meron po tayong titingnan dito. Ayan. Ano po yan? Farm lot. So, meron siyang farm to market road. Ayan. Farm to market road. So, napakaganda ng property na ito. Tingnan natin. 7,000 square meter ang sukat nito. At meron po siyang mga iba't ibang klase ng puno. Merong mga akasya, milina, akawayan. So, meron siyang rice land. Tanungin natin kung ilan yung rice land. Meron din yata itong mangga kanina na binabanggit nila. Pero check natin. At tara, punta natin itong property na ito. Na titled siya pero nakapangalan sa kamag-anak na naisanla dati sa bangko. Then sila yung sila na yung tumubos sa title at kaya yung rights ay nasa kanila na. So yung pirmahan naman okay naman daw, mag-uusapan nila yung dating may-ari at mga anak ng may-ari kasi patay na yung nakapangalan sa title. So tara, puntahan natin tong property, tingnan natin. So ayan, ito yung part na daan po natin na pinapakita ko kanina. Tapos pag ganun po siya dyan, mayroon pong ano dyan eh, mayroon pong rice land sa baba. Yan yung pong boundary niya dyan sa part na yan. So maganda po ang property natin. Tapos pag ganun po siya, so at least puntahan natin para po makita ninyo. Ayan, so papunta po tayo dito. So along farm to market road dito. Pero sa ngayon, may part kasi na hindi kayang daanan ng 4 wheels. Kaya hindi ko dinala yung sasakyan ko rito kasi nadadaanan kasi ng mga kuliglig, mga reaper, mga traktora, kaya medyo pumutik daw. So makikita nyo po dyan, meron po siyang mga kung makikita nyo, meron po siyang mga milina. Ayan, milina po yan. So milina po, ayan, milina po yung mga yan. So ayan, napakaganda ng kanyang kumbaga dito sa part na to, siguro pinagtataniman ng gulay to, no kuya? Kuya, pinagtataniman mo to ng gulay? Ito, parang taniman ng gulay to eh. Ayan. Oh, gulay oh. Mga ano, kasi yung lupa niya, pwede siya sa, pwede sa mani ito eh. Alam ko, pwede sa mani. Mga, pwede bang ano dito, pakwan no? Gulay. Ayan. So, may dipel to kuya. Tabubong ko pa sa baba. Ay, may ano? May pito dyan sa baba. Ano yun? Talagang ano? Flowing. Flowing. Ah, meron siyang flowing na ano, bukal. Bukal. May bukal pala tong property ni tatay. So, sila yung may-ari kasama natin mismo. So, ayan. Ito yung kanyang mga akasya. Ayan. May mga bayabas. Ang daming bunga. Daming hinog. Kuha tayo mamaya para meron tayong pang ano, ayan, pinanggalingan natin. Ayan, so napakaganda ng property ni tatay. May mga kawayan, sampalok, may mangga nga. May ilan kaya mangga nito, kuya? Bali, dalawa lang itong puno, saka may dalawa doon. Ah, bali, apat lang. So ito yung daan po natin, mga sir, ayan. Makikita nyo yung daan. Kaya ang 4 wheels sana dito, pero may part kasi na dadaanan daw dyan. Papunta dyan. Ano na, sumobra. Bago tong ano natin ngayon, gamit natin, binigay ng buyer natin from Qatar. Yan, binigay ito, itong gimbal na to. So hindi natin masyado ano. Itong part na to kaya hindi nakasali no? Kaya kasali pa tao, hindi na no? Hindi. Itong daan lang no? Ito ang daan boundary niya. So itong daan, paikot siyang ganun. Pero pag nasukat, ayan, pwede po daw kunin naman. Wala namang magiging problema. So ayan, maganda palang may gimbal prudent para hindi nakakangalay yung paghawak ng cellphone. Kaya lang medyo, syempre, naninibago tayo sa paghawak. So ayan o, makikita nyo, ito yung mga part na, kamatsili, may kamatsili. So ayan, nandiyan yung mangga pala o. Ayan yung mangga. Kaya bago tayo sa Gimbal Pro. So, hindi natin masyadong maano. Ayan. So, napakaganda. Ganda ng property na ito. Ayan o.
Ayan, ganyan po yung kanyang property. So itong daan kasali pa rin. So itong na-reaper, kuya, hanggang dyan sa may na-reaper lang. Kasali pa yan. Ah, hindi nakasali ata na-reaper ko yan. Oh. Itong may palay lang. Oh, so at least makita ko yung baboundaryhan ko. So dito yung part. Tapos diyan lang. Masakupan ng tubig lang, tama tayo lang. Ah. Kasi pare ko na ibubuhon ng doctor ng group wing. Pero punti kasi. May daan ba papunta doon, kuya? Tingnan nga natin. Kaya hindi maputik. Baka maputik naman. Tiga. So, tingnan natin yung nag-overflow na property ni tatay. Pero sa daan nito palabas ito, kuya. Dito. Ito. Ay, doon sa kabila. Ah, sa kabila. Kala ko dito. Sa kabila pala yung daan, tingnan natin mamaya palabas. So ano lang po, ano lang po ninyo ito, tsagahin nyo lang, makikita nyo yung mga parts ng property. Ito yung rice land niya. So ilan ang rice land nito, kuya? Ilang hektarya? Manong hektarya pala ito yung mararapan? Rice land, ilang hektarya? Sa tingin mo, kuya? Nasa 3 hectares more or less na lang, 3 hectares more or less yung property. So ayan, hanggang dito lang yung boundary niya pag diretso. Kasali pa yung mga milina doon, kuya? Kasali? Yung milina gila out. Kasali pa, o. Oh. Kasali pa. So may mga sampalok pa doon nakikita ko eh. Kawayan, may mga kawayan. Ah, ito yung bukal. Dire-diretso to hanggang summer? Hmm. Walang tigil, kuya? Ang laki, ah. Walang tigil yan. Ang laki, oh. Diyan lang na ipalampas sa kabin ko. Ang ganda. Ako, natalusog na. Kala ko, nag-ukay ka ng ginto rito. Ano lang alusog dati, eh. Talo lang. Hmm, tatlo lang, no? Tsaka mga indoor. Pero ang linaw, ang linaw ng ano niya. Ano yung hindi ko natag? Ganda. So, ayan, oh. Flowing po yan. So may flowing pala itong property. Ah, pwede siya gagamit lang ng makina, no? Ito may mga mangga ka pa rito, magkakatabi lang. Ayan, so ito yung kanyang rice land. Ito lang yung kanyang rice land, no, kuya? 3 hectares mahigit. Sali pa doon. Gana dyan, puro nga baka dyan. Ah, doon pa. Bigit kalsada. Lima ko na, mom. Ay, may ba. Amom, di baka nga nakaibangan dyan, puro dyan. Bigit yung dala na nagpaulihapan dyan. Medyo malabo na pag naisom. Ay, plastic dyan, baka. Baka. Baka dyan, puro nga dyan. So, dito dala. So, tara, punta natin doon, kuya. Kalsada dyan, kalsada dyan, mga dyan. Ito di mabalit yung suro kong kalsada na. Napagnaan. Maligaw tayo, ito dyan. Ayan, so napakaganda talaga ng kanya, rice land. So almost 3 hectares more or less, no, kuya, yung rice land niya pag ganun siya. Pag ganun, 3 hectares more or less. So balik pa tayo doon sa taas. O may wala nang dadaanan dito. Balik tayo doon, sige po. Ayan, no. Yung rice land niya, yung boundary niya rito. Yung mga kahoyan na 'yan pag ganun siya. So, ang ganda po ng property kasi meron ka siyang rice land. Ayan, may mga saging, may mga manggaw. Apat daw eh. Pero parang may mga tumubong iba't ibang mangga pa, no? Marami. Kasi isa dalawa. Maraming maliliit. Baka yung apat lang, yung malaki lang binilang ni tatay. So, marami siyang milina. Kawayan. So, ulitin ko, ito yung bukal. Isa lang bukal nito, no, kuya? Oh. Oops. Ayan, yung bukal. Ayan, napakagandang bukal. So tara, kuya. Tara, makapag-ano tayo. Tsaka mapunta natin yung dulo-dulo. Mangga. Yung mangga na malaki na isa. So, dyan sa baba yung bukal. So, malapit lang pala siya dito sa may taniman ng gulay. Ayan. So, may mga saging. Maraming milina. Ayan, o. So, dun tayo galing kanina sa part na yon ng property. So, ganda. Property na ito. Ayan, o. Okay. Tayo ulit.
ito yung kwan kanina. Yan yung daan sa part na yan. So tara. Okay, dito tayo sa may mga part ng gulayan. Ayan. So, ayan, maraming milina. Ayan. Maraming milina sa part na ito. Inaantay nyo ako. Sabi ko, naririnig yung kwentuhan ninyo, mga tatay. At yung kubo dito, kasali? Hindi, kasali itong lugar, pero makakanya. Kubo nyo yan, kuya? Oo. Ah, okay. Matagal ako dito, noon, itong taon. Ngayon kami lang nakikita. Kaya pala, diretso kwentuhan, no? Yung kawayan kuya, nakuha, no? Sa kanila pa yun. Kawayan, so napagitnaan ng daan, so possible yung daan. Yan, kasama sa kawayan niya. Yan, kuya, kasali pa. Oo. So hanggang dyan kasi sa may rice land dyan, mamamarkahan naman natin pag doon sa drone. Kasi doon sa dulog yun. Doon kuya. Yung bakod doon kuya, baka yun yung boundary. Kasi nga yung boundary. May bakod doon o. Hindi ka lataw. Hindi ba baka? May hana na kaya, natay dyan. Hindi yan, may bakod siya. Ah, ito lang kawayan na to kuya. Ah, yan lang kawayan tapos gumanon lang siya. May kunti pa siyang rice land dito pala. So mayroon pa siyang ano dito, duhat. Ayan, duhat. Akasya. Sampalok. Tara. Ito, yung daan. Ano to? Kumbaga, farm to market road. Pero, syempre, may part kasi nga, sinasabi ko kanina, may part dyan na maputik. Hindi kaya nung sasakyan ko. Kaya hindi ko na... Hindi ko na nila itinaas. So may makawayan dito, ang dami. Ayan. So dito duhat, maraming duhat oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang duhat na to, marami pa siguro diyan sa baba. So ito kasali pa to, no kuya. Hanggang diyan sa kawayan. May sampalok ulit, duhat, akasya. Ayan. Marami din, marami siyang duhat. So kasali pa tong mga may aba, no. Kasali pa yung sampalok, ang laki. May mangga pa doon. Ah, dito na yung kwan ng rice land kanina, yung pinuntan natin, no? Kasali yan, yun yung mga mangga pala kanina. So, yung mga mangga, meron siyang ano, yung rice land, may overlooking pala dito, sa part na ito. Maganda pala dito, magtayo ka ng bayo, overlooking, tapos mountain view, ayan. Ayan yung rice land, makikita mo. Pag dito ka sa part na ito, magtatayo ng bahay. Excuse me, dito sa part na ito, ayan. Kung dito sa part na ito magtatayo ka ng bahay, ayan. Ganda. So, pagkaganda. Mayroon palang overlooking dito sa part na ito. Mas mataas dito. Sa part dito. Ayan o. Oh. Makikita ninyo mga sir. Ayan. Gumagalaw yung ko natin. Gimbal natin. Ayan. Ayan. Ulalaw. Mga aba, ayan, aba. Gabi. Gabi. Ora ikam pa ng mangso lagi akin bagay. Ano na kapon? Aba na sa 42 dolar tekstil har kung lapse pa rin. Ito kasali pa rin to. Yung mangga diyan kuya kasali pa? Kuya yung mangga diyan oh kasali. Kasali pa yung mangga diyan. Oin boss. Busy si uncle nagkikwento eh. So may mga mangga na nakikita akong limang matured na yung mangga na nakita ko maliban sa maliliit. So ayun, marami talagang kan dito, tanim-tanim. Parang magalaw yata tong gimbal pro. Ayan, pasensya na kayo, first time. Pag hindi ko magaway, magsiselfon na lang tayo lang talaga. Awak na lang. Ayan o. Medyo magulo ngayon. Ayan yung ano natin, sampalok yan o, sampalok. Tapos, ayan yung mga gulay po nila, ayan gulay. Gulay, yung mangga. So itong kubo kuya, kasali pa itong kubo. Kubo, kasali pa eh. Oo. Patikal din, kasali, baka. Oo. Bayaran mo. Basta kasali daw yung kambing tsaka baka, basta bayaran daw. Ayan. Ito yung mga mangga pa oh. So bali ano, may talagang maganda to. Property na ito. Ito
Overlooking pa rin hanggang dyan. Kasali yung ano kuya, yung na-report doon, no? Kasali, oh. Medyo lumabo. Yan, medyo lumabo. Yan, pwede na. Okay na naman. Medyo lumalabo minsan, eh. Ayan, oh. Mangga ulit to. So may mga milina ulit dito, mga ano tayo. Pero dito sa part na to, parang gusto kong ano, mag-ano na lang. Iaano ko dito. May naririnig yatang tugtog. Pero pag hindi marinig sa video ko yung tugtog, iaano ko na. Pero pag naririnig, ano yun, baka ma-copyright ako. So, hanggang dito pa kuya. Hanggang dito na lang. Kuya, hanggang dito na lang. Diretso pa. Ay, maluwang pa, no? Malayo pa. Yan nga, yung part na yan. Kuya, yung part na yan. Doon, hanggang sa kawayan. Mamaya na kayo mag-chismisan para makakonsentrate tayo. Basta magigitan pa siya pagpakingin ni Pidaw. At least saan, ibagam lang yung murdong na kuya. Okay naman itong daan, oh. Kaya naman ng sasakyan. Takot lang ako kasi mamaya hindi ako makalabas. Eh, papasok ito. Itong property na ito, ito. Ayan. Ito yun, oh. Yan na yung boundary niya, yung kawayan. Ah, okay. Ipagay ka natin sa babaan. Maluwang pala itong palayan niya, no? Baka hindi lang 3 hektarya ito. Yeah, jumurdong kuya. Jibanger. An na tinay. Natakarayan dato ikit na dato. Uwen kuya. Sa bangan kay ikit na. Ah, okay. Sa kasya man tamik yung nagliko tatakarayan kay. Kasali pa gyud dito oi kuya dito. At amutan di boundary na ta kayo Melina kawayan. Ah, ilog datang kay. Ah, ayan na yung ilog. So daan pa rin to. Okay naman ang daan ha. At dito sa kanan, talan dati tingnan sa kanan. Pero yung putik doon, salang tulog magadiyan, oh. Ayun lang yung putik na sinasabi niya, oh. Ayun lang pala, kaya naman noon. Kaya lang mas maigi nang huwag nating dinala. Kasi baka ano, yan ang boundaries naman niya. Diyan sa baba, kuya. Kasali pa tong rice land na to. Yan tipuraw nga diyan, padaya. Ah, hindi na kasali yung may umaga sa tubig, kuya. Hindi na. Kasali pa yan. Kasali pa. Okay. So ayun. Makita nito niya pagpatpatingan niya, tadi muna, tadata, di may sanga muna. Saan galing yung tubig nito, kuya? Ah, okay. Maliban sa bukal, mayroon pang tubig galing sa taas, no? So dito ang boundary niya, yung mga kahoy, yung mga milina. Andito yung kastina. Ay, dito? Dito sa may... Oo. Ah, dito yung bakod niya, nagganoon na. Nagganoon din sa may kawayan. So ito na yung boundary. Okay naman tong daan, hindi naman siya ganoon kaputik tulad ng nasa isip ko. Kasi sabi kasi kanina hindi daw ako makakapasok kasi maputik masyado. Pero hindi naman. Dito yung ano, diretso ng boundary, no? Oh, yes. Yan. Tapos pa ganoon na siya. Tapos dito naman. Dito naman, no, kuya. Pa ganoon naman diretso. Oh. Tapos pa ganoon na. So ayun, so napakaganda ng property. Ayan, oh. Iyan, ito po yung pinaka boundary. Ayan, boundary niya. Makikita niyo yung boundary na yan. Yan sa part na yan. Tapos dito na yung pinaka bungad nung daan. Kasi doon tayo sa likod nag-umpisa. Padiretso naman dyan sa part na yan. So ulitin ko. Ito yung boundary na medyo malabo pala yun. Tapos dito naman yung boundary niya. Tapos pa ganun. Tapos yung pinanggalingan natin sa taas. So at least may nakita akong 5 matured na mangga maliban sa mga maliliit. May mga mahogany, iba't ibang, ay mahogany, milina, tapos mga iba't ibang puno na marami. Tapos kahoy, may saging, may mga maliliit na mangga. May rice land siya na at least 3.5 hectares more or less.
Pero maluwang yung heck, yung ano niya, plus mayroon siyang mountain view doon, napakaganda ng mountain view niya. So ay mountain view din overlooking, napakaganda. Tapos may mountain view diyan syempre sa part na 'yan. Tapos yung mga kawayan, napakarami, napakarami kang gagamitin sa part na ito. So ang presyo nito, sinasabi ni Tatay, 10 million. So negotiable naman sa kanya, sabi niya, negotiable. So 10 million, check mamaya kung ilan yung 10 million times divide 7 hectares. 7 hectares kasi ito mga sir, mga dam. So ulitin ko, ito ay kuan kasi naisanla sa bangko ng kanilang kamag-anak din, hindi na matubos. Sila yung tumubos noon, yung nanay ng seller natin. So alam naman ng mga may-ari dati. So need lang magpapirma sa kanila kasi meron namang napagawa na from attorney patungkol doon sa sinasabing sila yung tumubos noon, kaya wala namang magiging problema. So ang part na lang po siguro pag bibilhin yung magpapasign ng extrajudicial settlement doon sa mismong mga heirs po ng nasa title. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Sukat po nito ay 7 hectares, titled with EGS, extrajudicial settlement, kasi patay na po yung nakapangalan sa ating titulo. So 10 million, negotiable ayon sa ating seller. Pero pag sagot na nila yung capital gain tax, hanggang ano na, yung kumbaga lahat na nang gagawin hanggang transfer, sabi niya sa akin, pwede namang sagot na nila hanggang transfer or ipapalakad sa akin, sabi niya, kasi hindi rin nila alam yung paano maglakad. Sabi ko kasi mas magandang sagutin nila yung capital gain tax at saka transfer na para mas mainggan nyo yung bibili. Kaya yun, sabi niya 10 million sige, pero pag mabawasan mag-uusap, kasi medyo negotiable kasi siya dapat eh. Pero ayaw na nilang sagutin yung capital gain tax. Sabi ko naman, mas maiging sagutin yung capital gain tax kaysa hindi, kasi mas yun yung gusto ng mga buyer po, yung masagot yung capital gain tax. So ayun, creek po yan, yung katabi niyan. So papakita ko na lang sa drone lahat-lahat yung part ng property na ito. So ayun, muli maraming salamat. Ito po ang yung lingkod agent Joel. Sana magustuhan nyo po yung property na ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Ito yung daan mula sa property. Ayan, meron po siyang maliit na creek po dyan. So yan po yung property. At yung daan, rough road. Pero hindi na maputi. Pero tapos nagkakasabi ko nila. So jibunubun kuya, kasali pa yan. So ito yung daan, ganito. Kaya naman ng mga four wheels to, kaya lang syempre natakot na ako na idaan. So tara kuya, video ko lang itong daan palabas.
Ayan, ito na yung cemented road. Ito na yung cemented road. Ito. So, pag-alaw, kuya. Ito, pag-alaw. Ito na yung cemented road. Ayan. Maganda to. Property, mga sir, mga madam.